Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Northern Mindanao Regional Line Agency Directors at mga opisyal ng lokal na pamahalaan na tugunan ang mga agarang alalahanin na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan sa Misamis Oriental habang sinimula nito ang pagbangon mula sa malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng mga epekto ng shear line noong December 2022. Our rapid damage assessment and needs analysis, we have 819 partially damaged houses and 168 totally damaged houses. Inutusan ng Presidente ang Department of Public Works and Highways, DPWH, na bilisan at simulan ang proseso ng rehabilitasyon sa mga nasirang pangunahing infrastruktura, kabilang ang mga pampublikong kalsada, spillway at flood control kapag humupa na ang baha. I would just like to focus first on the most immediate concerns that we have. Yung pre-evacuation talagang malaking na itutulong. And I think that's one of the reasons na hindi na masyadong mataas yung ating casualty rate. Dahil sa masamang epekto ng shear line na nararamdaman pa rin sa Misamis Oriental, inutos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyal na ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya habang ang national government ay nagpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap sa resettlement para sa mga lumikas na individual at makapagbigay ng iba't ibang anyo ng tulong para makabawi ang mga magsasaka at mangingisda. Ipinag-utos ni Marcos ang pagpapalabas ng mahigit 3 million pesos para sa pagsasaayos ng mga paaralan sa Misamis Oriental. Sinabi ni Marcos na mayroong 63 silid-aralan ang binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan dulot ng shear line. Iniulat ng lokal na pamahalaan ng Hinguog na ang bilang ng mga apektadong pamilya ay tumaas sa 18,452 habang 45 sa 59 na mga barangay ang naapektuhan. Hanggang dito na lamang muna, ito po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle. Magandang araw!